sa mga balitang mayroong pag-asa. Health and Bible Seminar, masiglang isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women's Ministries. Adventist World Radio broadcaster sa buong Occidental Mindoro area, masayang nagtipon sa kauna-unahang pagkakataon. Adventist school teachers sa Southern Luzon Mission, nagkaroon ng retreat upang maghanda sa muling pagbubukas ng bagong school year. Southern Quezon 2 District, nakinabang sa Adventist Media Ministry Training hatid ng South Central Luzon Conference Communication Department, Hope Channel, at Adventist World Radio. Palawan Mission Adventist Trail Ministry at Young Professionals nagatid ng mga programang pagtulong sa mga katutubo sa Sitio, Kayasan at Bayataw. Adventist Development and Relief Agency o ADRA na bahagi ng cash assistance bilang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Bagyong Egay sa probinsya ng Cagayan. Kauna-unahang Adventist Youth Camp ng Mountain Provinces Mission Area 2, masayang kinasangkutan ng mga kabataan sa kabila ng matinding pag-ulan. Isang linggong sports festival, pagpapala sa social, physical at spiritual na buhay ng mga kabataan sa lalawigan ng Batangas. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pinangunahan ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women's Ministries ang pangangaral o Health and Bible Seminar na isinagawa sa Barangay San Miguel, San Pablo City, Laguna. Ang nasabing pangangaral ay nagdulot ng saya at pag-asa sa buhay ng mga bata at nakakatandang naging bahagi ng kanilang mga pagtuturo at paglilingkod. Ang kabuang detalye nasa balitang may pag-asa ni Mike Marlon Sara. Bilang bahagi ng gawain ng Panginoon, matagumpay na naisagawa ng kapatiran ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church ang masaya at malusog Health and Bible Seminar dito sa Mendoza Compound ng Barangay San Miguel, San Pablo City, Laguna. Sa pangunguna ng Women's Department at masisigasig na elder at pastor, hindi naging hadlang ang pabago-bagong panahon upang maidaos ang pangangaral sa nasabing lugar. Isinagawa ito sa loob ng isang linggo. Pili namin ito dahil nakita namin na mas maraming mga kababaihan dito ang nasa bahay lamang. At sa nakita namin na itong ating pamagat ng ating pangangaral ay angkop sa kanila, angkop dito sa lugar na ito. At gayon din, nakita namin na maraming mga kabataan ang nandito dito. Bawat araw ay sinisimula ng pangangaral na ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng kwento mula sa Biblia at awitin sa mga bata na pinangunahan ng mga kabataan. Kasunod nito ang programa para sa pangangaral ukol sa kalusugan at mga espesipikong paksa sa Biblia na pinangunahan naman ng mga kababaihan. Pinapasalamatan ko ang Panginoon sa isang magandang oportunidad na magamit ang mga kababaihan dito sa lugar ng San Miguel. Dito po ako ay naimbitahan upang ibahagi ang kahalagahan ng kalusugan upang tayo ay manatiling masaya sa pamumuhay. Gusto po ng Panginoon sa paglikha niya sa atin, maging malusog tayo at maging masaya. Kaya sa pamamagitan ng mga seminar na ito at mga health series na ito ay natutulungan yung mga kaibigan natin dito na mapapangalagaan yung kanilang mga kalusugan. Ang nasabing programa ay nakapag-akay ukol sa espiritual na daan at nagbigay kaalaman sa pagpapahalaga ng pisikal na kalusugan. Isang inspirasyon ang kapatira ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church sa makalangit na pangungunan ng ganitong gawain. Sa pamamaraan sa kalusugan, ay ang natutunan ko ay una ay ayon sa stress, tapos sa pamamagitan ng mga dapat gawain na katulad ng mga pagtulog, pamamahinga, at lagi pating tumawag sa ating Panginoon at tayo ay didinggin. Humihilaan ng tulong sa Kanya.
Tunay ngang malapit na ang pagdating ng ating Panginoon, kaya naman nararapat lang na ang bawat isa sa atin ay patuloy na humayo at gawin ang kanyang gawain. Mula rito sa Barangay San Miguel, San Pablo City, Laguna, ako si Mike Marlon Cisara, nagbabalita para sa Hope Today and PUC News. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng pagtitipon o fellowship ang Adventist World Radio Broadcasters sa buong Occidental Mindoro area. Ang masayang programa ay dinaos sa Sablayan Seventh-day Adventist Church, kung saan ito ay nagdulot ng panibagong sigla at inspirasyon sa paglilingkod ng mga butihing mamamahayag. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Jiramel Joy Tanyedo. No walls, no borders, no limits. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang mga radio broadcaster mula sa iba't ibang chapter dito sa Occidental Mindoro para sa isang Adventist World Radio Area-wide Fellowship dito sa Sablayan Seventh-day Adventist Church. Ang fellowship na ito ay ginanap noong Sabado, Hulyo, taong kasalukuyan. Mahigit kumulang 40 mga broadcasters mula sa iba't ibang chapter ng Sablayan, San Jose, Mamburao at Kalintaan. Sa programang ito, nagbahagi sila ng kanilang mga karanasan patungkol sa mga resulta ng kanilang paglilingkod at magagandang balita na sa pamamagitan ng ganitong gawain, ang Panginoon nating Diyos ay napakilala sa iba't ibang mga tao. Being an AWR broadcaster or Adventist World Radio broadcaster, dito ko natagpuan na ang Diyos pala ay nagbibigay ng extended talent sa atin. At sa mga karanasan na aking naranasan for less than a year, it enhanced my faith at nakita ko na mas malalim pa ang pahiwatig ng ating mahal na Panginoon. Sa pagpapahayag, una-una ng pabalita ng tatlong anghel at being His messenger. And also, nakita ko rin dito na mayroon pa pala akong mas malaki pang magagawa. Hindi lang sa aking sarili, sa aking pamilya, inside the church, and also around the community. Nakita ko rin dito yung mas marami pang tao na nangailangan, hindi lang physically, kung hindi yung pabalita ng ating mahal na Panginoon na His soon return. Naging tagapagsalita dito si Pastor Robert Dulay, ang AWR Special Project Coordinator sa ating General Conference. Kanyang patuloy na hinakayat ang mga broadcaster na magsumigla at magsumikap sa pagbabalita ng salita ng Diyos. Binigyang diin niya rin ang panawagan sa bawat isa na patuloy na humayo para sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagtatalaga ng ating mga broadcasters, sa ating mga volunteer AWR broadcasters, sa kanilang patuloy na paglilingkod at pagpapagamit sa Panginoon. At gayon din, nagpapasalamat ako at pinupuri ko ang Panginoon sa suporta ng ating mga pastors dito sa buong Occidental Mindoro, dito sa ating mga iglesia na patuloy na sumusuporta sa gawaing paglilingkod. Huwag po natin kalilimutan na sa huling panahon ito, kinakailangan nating magkaisa, kinakailangan nating sama-samang gampanan ang banal na tungkulin ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon, na maihanda natin ang ating komunidad, ang ating mga tahanan, ang ating iglesia, ang ating buong lalawigan sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Muli ko, gusto kong sabihin, the Lord is coming soon, Jesus is coming, let's all get involved. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Jiramel Joy Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon sa isang pre-opening meeting and spiritual retreat ang Adventist School Teachers sa Southern Luzon Mission. Ito ay kasunod ng nauna ng mga pulong na pinangunahan ng Adventist Education Department sa buong Luzon upang maihanda ang mga butihing guro sa muling pagbubukas at pagsisimula ng bagong school year. Si Gerson Rehente para sa Balitang May Pag-asa. Ang Southern Luzon Mission Education Department ay nagkaroon ng pre-opening and spiritual retreat na may temang I Will Go, Listen Through His Ears. Bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng eskwela ngayong akademikong taon 2023 to 2024, nagsama-sama ang 125 na mga guro ng Southern Luzon Mission para sa taunang pre-opening at teachers retreat. Sa kabila ng magkakaibang karanasan sa bawat paaralan, baon pa din ng mga guro ang mabubuting bagay na ipinagkaloob ng Panginoon. Malaking tulong po sa aming mga guro ang ganitong uri ng programa, ang Teacher's Retreat, sapagkat pinapalakas po nito ang aming mga loob at ang
nire-remind din po kami sa aming mga responsibilidad bilang guro. At akin din pong natutunan na mahalaga yung pakikinig sa pakikitungo sa mga bata, ganyan din sa mga magulang at sa ating mga kapwa guro upang magkaroon tayo ng maayos na learning environment. Kasama ang administrasyon ng Southern Luzon Mission at opisyal ng North Philippine Union Conference, nagbigay ng kalakasan ang salita ng Panginoon at natugunan ang ilang mga alalahanin sa kanya-kanyang mga pinaglilingkurang paaralan. Kaya tayo nag-organize ng mga ganitong event ay gusto natin na ma-remind ang teachers ng mission, vision, ng mga reason kung bakit nag-exist ang mga Adventist schools, which is to make disciples for the Lord Jesus. And also, to recommit them as they face another school year, and also makita din nila na sila ay kasama natin sa opisina na gumagawa para sa Panginoon at kasama ng Panginoon. I wish to congratulate all our Adventist educators, for you have accepted the call to be in the teaching ministry. Thank you for accepting God's call to lead our students to Jesus Christ. Always be in constant communication with our great master teacher. This is our secret weapon to combat any challenges, any difficulties that you will encounter as you continue your journey in Adventist education. Layunin ng programang ito na ang mga guro bilang lingkod ng Panginoon ay mapuspos ng banal na espiritu, may pagkakaisa at pag-ibig na maghahanda sa mga bata sa buhay na walang hanggan. Masasabi ko sa ating mga committed teachers that kahit anong mga challenges ang kanilang harapin ngayong taon ay cling on to Jesus, listen through His voice, spend time reading the Bible, and also commit whatever they are doing to the Lord, and of course it will be successful. Mula dito sa Bakakay Albay at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Gerson Regente nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Sumailalim sa pagsasanay o media ministry training ang mga Adventistang kabataan at kaanib sa Southern Quezon 2 District. Ang nasabing training ay hatid ng South Central Luzon Conference Communication Department sa pakikipagtulungan ng Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Alamin paano ito naging pagpapala sa kanilang mga paglilingkod sa Balitang May Pag-asa ni Eric James Palier. Sa pangungunan ng South Central Luzon Conference Communication Director, Pastor Michael Dalida, kasama ang mga staff ng North Philippine Union Conference, Hope Channel at Adventist World Radio, na isa katuparan ang pagsasagawa ng media training sa Gumaka Seventh-day Adventist Church, Gumaka, Quezon ng Southern Quezon 2, na dinaluhan ng 31 ng mga kabataan at magulang sa iba't ibang iglesia ng distrito mula August 11 hanggang August 12, 2023. Naging makabuluhan ang nasabing training sa mga ibinahaging kaalaman ng volunteer, editor at production staff ng NPUC Hope Channel North Philippines na si Brother Wilmer Jim Estrito. Kanyang tinalakay ang may kinalaman sa crafting audiovisual composition na bahagi nito ang iba't ibang uri at kahulugan ng camera shots. Ang natutunan ko po, bukod po sa pagiging correspondent ng aming team, nawa po ang aking kaalaman tungkol po sa pagkuha ng mga shot or angle sa para mas maging maganda po ang video output. At nalaman ko rin po ang pag-setup ng radio sa ating community. Ibinahagi naman ni Brother Andy Joaquin na isang studio technical and production staff sa NPUC Hope Channel ang mga proseso kung paano magkaroon ng isang radio station sa isang komunidad. Kanya rin ipinaliwanag ang mga kailanganing studio equipment at materials para sa nasabing station. Purihin ang Panginoon sa kabutihan niya na nagkaroon ng media ministry training dito sa ating distrito, lalo't higit sa mga kabataan na paggamit at gamitin ng Panginoon sa ikatatapos at sa nagtatapos na banal na gawain ng ating Panginoon. Napakahalaga ang media ministries sa ating pamumuhay ngayon. Ang mga kinatawan ng bawat iglesia sa distrito ay naatasang gumawa ng video outputs base sa kani-kanilang mga natutunan sa dalawang araw ng pagsasanay. Ang media training na ating ginawa, napakahalaga niyan dahil unang-una, meron na kayo ditong idea
Balak natin na ito'y magamit para sa gawain ng Panginoon. Maraming mga pwede tayong sangkutan sa media ministry. Kung ito yung paraan ng Panginoon na maabot ang mas maraming tao, ay di yan, kailangan natin mag-train ng untrain. Ano? At hindi lang sana training ito, kundi talagang may lagay sa mga ganitong practical na mga kaparaan para sa kalwalatian ng Panginoon. Tunay na isang hamon sa bawat isa ang sinasabi ni Mrs. Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 6, Number 36. We must take every justifiable means of being the light before the people. Let the press be utilized, and let every advertising agency be employed that will call attention to the work. Gaya rin ang sinasabi sa Mateo 5, verse 16, Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang mawalhati ang inyong Ama na nasa langit. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako si Eric James M. Fallier para sa Hope Today and PUC News. Mga programang pagtulong ang dala ng Palawan Mission Adventist Trail Ministry at Young Professionals sa mga katutubong naninirahan sa dalawang sitio sa Barangay Tagabinet, Puerto Princesa, Palawan. Sakay ng kanilang mga motorsiklo, tinawid nila ang mga ilog, malulubak, maputik at madulas na daan, marating lang ang nasabing mga sitio. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa, hatid ni Nobelet Escarcha. 75 kilometro mula sa bayan ng Puerto Princesa, matatagpuan ang Sitio Kayasan, Barangay Tagabinet. Tinahak ng Adventist Trail Ministry ang malulubak na daan at ilang mga ilog upang pasimulan ang programa ng Panginoon sa naturang lugar. Ang Trail Ministry kasama ang mga young professionals galing sa norte, sur at sentral na bahagi ng Palawan ay tinahak ang malayo at mahirap na daan, marating lamang ang Sitio Bayataw at Sitio Kayasan sa Barangay Tagabinet, Puerto Princesa City. Sabado ng hapon nang kanilang i-gather ang mga bata upang magturo ng mga kanta at magbahagi ng mga kwento patungkol sa kabutihan ng Panginoon. At tunay na ang Diyos ay nagpo-provide dahil sa pamamagitan ng mga sponsors na ibahagi ang mga school supplies at mga laruan para sa mga bata. Sila rin ay nagkaroon ng munting pagsasalo-salo upang unti-unting mawala ang dibisyon sa pagitan ng mga katutubong Palawans at ng mga kapatiran, para na rin mas madaling mabahagi sa mga susunod na mga gawain sa lugar ang salita ng Panginoon. Kita ang saya sa ngiti ng mga bata ang pagpapalang kanilang natanggap. Yung daan papasok dito ay masasabi ko na isa siya sa pinakamahirap na nadaan sasakyan namin. Challenging siya pero worth it. Gusto namin ulit bumalik dito kasi nakita namin yung need at nakita namin na very receptive yung mga tao. Kaya masarap sila balik-balikan. Samantalang sa kabila ng kakulangan sa mga materyales at manpower, purihin ang Panginoon sapagkat nakayanang mabuhat ang mga culvert, lupa at graba upang magawa ang tulay na dinadaanan ng mga residente. Isang kagalakan ang makapagsagawa ng isang community service na nagbibigay ng tulong sa komunidad. Nasa likod ko yung ginagawa na isa sa mga proyekto ng Trail Ministry, Palawan Adventist Trail Ministry, dito sa sitio ng Kayasan, Barangay Tagabinet sa Puerto Princesa. Ito ay isang simpleng pamamaraan upang maipakita sa komunidad ang ating pagkikare sa kanila, ang ating pong pagmamalasakit na magbibigay ng tulong sa kanilang araw-araw na buhay. Ang mga mumunting gawain na ito ay pasimula pa lamang ng pagbabahagi ng pagmamahal ng Panginoon sa nasabing komunidad. Inihahanda at pinapanalangin na ang mga susunod pang ministeryo ng Trail Ministry at Young Professionals sa lugar. Reaching the unreached is the work God wants us to do. Ilan lamang ito sa mga komunidad na nais ng Panginoon na maabot ng katotohanan at napakarami pang mga tao at lugar ang dapat nating puntahan. Umulan o umaraw man, kapatagan o kabundukan, tayo ay tinatawagan na makisangkot sa gawain upang ganap na maproklama ang mabuting balita ng pagdating ng Panginoong Hesus sa ikalawa. Mula rito sa Sitio Kayasan, ako po si Novelet Escarcha, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Namahagi ng cash assistance o tulong finansyal ang Adventist Development and Relief Agency o ADRA sa mga residenteng apektado ng nagdaang bagyong Egay sa mga bayan sa probinsya ng Cagayan.
Ang kanilang disaster response program ay nagdulot ng saya at pag-asa sa mahigit 600 pamilyang nakatanggap ng kanilang ayuda. Si JJ Alibuyog ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Buhay na buhay ang bayanihan. Nagabot ng tulong ang Adventist Development and Relief Agency o ADRA in coordination of Adventist Community Services o ACS ng Northeast Luzon Mission para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha at pagkawasak ng mga pananim gaya ng gulay, mais at palay dito sa bayan ng Gataran, partikular ang barangay Mabuno at Kapisayan, bunsod ng Bagyong Egay. 177 na pamilya ang nabigyan ng cash assistance sa barangay Mabuno, habang 103 pamilya naman sa barangay Kapisayan ang nabigyan ng tulong na nasa kabuuang 300 na pamilya sa bayan ng Gataran ang natulungan ng ahensya ng Seventh-day Adventist, partikular ang ADRA Philippines. Ayon kay Emergency Response Officer Shaina Rica Enomar, ang ADRA ay naglalayong tumugon sa mga taong apektado ng injustices at mga kalamidad sa ating bansa. Dagdag pa niya, ginagawa nila ito para tulungan ang mga pamilyang nawasak ang mga pananim, mga binaha at naguho ang lupa, nang sa gayon ay may gagamitin silang pinansyal at mabili ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Isa sa mga naapektuhan si Dionisio Barrian Jr. na nasira ang kanyang mga pananim na mais at palay bunsod sa malakas na hangin at pag-ulan. Ayon sa kanya, hindi masusukat ang pasasalamat niya sa ahensya ng Seventh-day Adventist dahil isa siya sa mga napili at nabigyan ng tulong pinansyal matapos sumalanta ang Bagyong Egay sa kanilang lugar. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat ramdam ho namin yung inyong malasakit, yung inyo pong pakikipagkaisa sa amin. Maraming salamat po at lubos po. Hindi po namin, there is no exact words para pasalamatan ho namin kayo. But then, we believe that God ay hindi po humihinto sa pagbibigay ng mga mas marami pa pong blessings sa inyo. Ganun din ang pasasalamat ni Barangay Captain Hernes Ramos dahil gaano man kaliblib ang kanilang lugar, ay narating pa rin at napiling bigyan ng pinansyal na tulong ang mga tao sa kanyang sinasakupang barangay. Nagpapasalamat kami itong agency na ito na kahit man nasa kalibliban na lugar kami, ay sila ay napunta sa amin. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos. Kami ang yung napili nila na mabigyan ng assistance. Samantala, 321 naman na pamilya ang nabigyan ng pinansyal na tulong sa bayan ng Baggao, na kung saan 124 na pamilya sa barangay Barsat East, 173 na pamilya naman sa Barsat West, at 24 na pamilya ang nabigyan sa barangay Tungel, Baggao, Cagayan. Ano man ang sinapit ng ating mga kababayan, kung buhay pa rin ang pagkakaisa, pagtitiwala sa Diyos at kung may diwa ng bayanihan ang puso ng bawat isa, makakamit natin ang bagong pag-asa. Naglalayong maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako si JJ Alibuyog para sa Hope Today NPUC News. Di alintana ang masungit na panahon, naging masayang karanasan pa rin para sa mga kabataang nakisangkot ang kaunaw na ang Adventist Youth Camp sa Mountain Provinces Mission Area 2. Ito ay sinagawa sa Agoo, La Union, kung saan nasa 100 Adventist Youth kasama ng kanilang invited cared friends ang nakinabang at pinagpala sa mga naihandang programa doon. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Mike Daniel Subala. Maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pabugso-bugsong hangin. Ang mga ito ang sumalubong sa mga kabataang pumandaling dumalo sa Adventist Youth Camp. Kaya nga, nagmisto lang evacuation center ang pinagdausang conference hall ng isinagawang youth camp para sa mga kabataan. Ngunit hindi alintana ang lungkot sa kanilang mukha. Kaya nga't kanilang pinagpatuloy ang kauna-unahang Blessed Kaya Adventist Youth Campuri dito sa Agoo, La Union. Humigit kumulang sa 100 na kabataan na nagtipon-tipon para sa kauna-unahang Area 2 Adventist Youth Leadership and Socio-Spiritual Camp na binuo ng mga churches na nanggaling sa Baguio, La Trinidad, Sablan, Tuba, Tublay, Kapangan at Kibungan. Yung objective natin ay to train the youth na sila ay maranasan nilang lumabas sa kanilang comfort zone and eventually yung kanilang decision making ay ma-affirm and doon sa faith nila ay maninindigan sila sa Panginoon anuman yung mangyari sa kanilang buhay. Kagaya ngayon,
nagkaroon ng bagyo and everyone decided to stay kasi gusto nilang ituloy yung program. Sa temang Growing in Jesus, binigyang diin sa nasabing camp ang kahalagaan ng paglilingkod na may pusong kagaya ni Kristo. Ang tema ay detalyadong pinaliwanag ni Pastor Maximino Kadalig, President ng Seventh-day Adventist Headquarters sa Baguio City. Ang training camp na ito ay sigurado na makakatulong sa Mountain Promises Mission sapagkat ang mga young people ay napalakas upang sila ay humayo at sila ay maging disciple maker. And through them ay sigurado sa tulong ng Panginoon na maraming mga kabataan din na maakay sa ating Panginoong Diyos. Sinasabing maraming panahon at pagsisikap ang iginugol para maihanda ang nasabing youth camp. Mula po noong April, doon po kami nag-prepare. Nag-prepare po kami kung saan lugar, kung sino po yung mga speaker. Most importantly, of course, yung promotion. Pero yung pinaka-importante po doon is yung United Prayer. Bilang officers po, bilang nag-organize ng camping na to, kailangan po kami mismo is surrendered sa Lord, to the Lord. Kasi yun po yung pinaka-importante para maging successful yung program na ito. Ang nasabing youth camp, bagaman sinubok ng bagyo, ay nagbigay pagpapala sa marami, pati na rin sa mga kaibigang nagsidalo. More on thrilling, and actually, ang more importantly is marami pong natututunan. Very exciting po yung camping kasi may bagyo, so parang may extreme ganun, challenges. Enjoy naman po kahit po may sakit. Gaya ng isang hukbo na handang dalhin ng magandang pabalita tungkol sa kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo, ay ang mga kabataan kung sila'y wastong sinanay sa paglilingkod. Nagatid ng balitang may pag-asa ko si Mike Daniel Subala para sa Hope Today NPUC News. Batangas Wide Sports Fest ang masayang kinasangkutan ng mga Adventistang kabataan at kanilang mga kaibigan sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Sa loob ng isang linggo, hindi lamang mga palaro ang nagpatibay sa kanilang samahan at pagkakaibigan, kundi pati rin ang magkakasama nilang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Si Johan Chris Ramos para sa Balitang May Pag-asa. Insignia, a badge of authority and honor sealed by God's love. Yan ang tema ng isang linggong Batangas Wild Youth Sports Festival na ginaganap ngayon dito sa Lipa Adventist Academy sa pangunguna ng Adventist Youth Organization Serving God Always o ISGA. Sinimula ng federasyon ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang parada na nilahukan ng halos 400 kabataan na pinangkat sa 6 na kulay na grupo. Pinangunahan ni Joshua Matira, presidente ng ISGA, ang torch lighting na naging hudyat ng pagsisimula ng palarong pangkabataan. Sa mensahe ni Ginoong Jay Ilagan sa opening ceremony, sinabi nito ang hangad niya na sa tuwin ay pagningasin ng mga kabataan ang kanilang nag-aalab ng mga puso at huwag titigil na mangarap hanggang sa maabot ang misyon sa buhay. Pinili po namin itong temang ito upang maisagawa sa pamamagitan ng paglalaro dahil dito po natin natutupunan na makisama at magkaroon ng magandang pagkaunawa sa mga kapwa natin. Higit sa lahat, ito din po ay pagkakataon na maibahagi sa bata ang mensahe ng Panginoon. Kabilang sa mga aktibidades na nakahanay ang pagsasagawa ng modules sa pangunguna ng mga pastors, officers at facilitators upang maitaguyod sa mga kabataan ang pundasyon ng ministeryo sa pagiging mabuting alagad ni Kristo. Nagkaroon din ng mga friendship games tulad ng basketball, volleyball, kickball, table tennis, patintero at iba pa. Pamalas ng iba't ibang talento ang bawat grupo na siya nagbigay kulay sa pagdiriwang. Sinunda naman ng isang masayang group activities at acquaintance party na siya nagpapaigting sa samahan ng mga kabataan. Ito sa Sports Fest kasi parang ano yan, isa talagang experience na gusto kong naroon ako palagi. Parang pagka hindi ako sumali sa Sports Fest, feeling ko may kulang. Bakas ang tuwa at saya sa mukha ng bawat isang nakilahok sa programa. Hindi lamang kalagayang pisikal ang naging kapakinabangan nito para sa kanila, kundi lalo't higit na pataas ang moral at spiritualidad ng bawat isa.
Masayang-masaya po sa pakiramdam dahil madami po kami natutunan, madami pong maiuwing message sa mga kaibigan at may share po sa kanila. Last year po ay nung nagsali po ako Sportfest, problemado po ako. Pero after Sportfest talagang lagi positive po ako sobra. Ang dami ko pong natutunan. Tapos naging mabutang influensya sa mga kaibigan ko. Ang dami kong na-advisean. And yung nag-grow ako na nag-grow. Kaya po, yung Sportfest talagang, kung if ever kahit ganito yung itsura ko, talagang for the go po ako. Patuloy natin idalangin ang mga kabataan na maging uliran, ang mga nagsisipalataya sa pananalita, sa pumumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Layunin natin ang balitang may dalang pag-asa. Ako si Johan Chris Ramos, uulat para sa Hope Today and QC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.